Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, balitang overseas muna tayo. Ating kababayan Charlie Suarez nanalo via unanimous decision kontra sa napakadelikadong kalaban na isang knockout artist na si Juan Vasquez. Ang kanilang laban ay isang 10-round fight para sa junior lightweight division. Naganap ang kanilang laban sa Hard Rock Hotel and Casino in Tulsa, Oklahoma, August 25, August 26, Manila time, taong kasalukuyan. Magandang pinakita ng ating kababayan sa laban, kompleto ang naging galawan, footwork, in and out movements, gumagamit ng epektibong jab, nagpapakawala ng magagandang kombinasyon at nagpakita ng magandang depensa, kaya di makakonekta ng malalakas na suntok si Juan Vasquez na isang knockout artist. Sa kanilang laban, pusong Pinoy ang pinakita ni Charlie Suarez dahil nakita sa kanyang post sa kanyang Facebook account na sobrang pamamaga ng kanyang kanang kamay, mukhang na-injured sa oras ng laban. Sa panalong ito ni Charlie Suarez, may kartada na siyang 16 wins, walang talo, 9 knockouts. Samantalang ang kanyang nakalaban na si Juan Vasquez ay bumagsak ang record sa 25 wins, 4 na talo at 20 knockouts. Sa kanyang pagkapanalo, ang tanong natin ngayon ay what's next para sa ating magaling at magiting na boxer na si Charlie Suarez. Sa major sanctioning bodies para sa super featherweight division ay rated lang siya sa 3. Sa WBC ng champion ay si Ushaki Foster ay rank number 15 siya. IBF ng champion ay si Joseph Cordena ay rank number 7 siya. Pero posible itong tumaas matapos ang kanyang panalo kontra Juan Vasquez. At sa WBO ng champion ay si Emmanuel Navarrete ay rank number 10 siya. Sa WBA ng champion ay si Hector Luis Garcia ay wala siya sa top 15. Sa edad niyang 35 years old na sa ngayon, di pa rin matatawaran ang kanyang galing sa boxing. At potential champion talaga ang galawan ng ating kababayan na si Charlie Suarez na dati ding Olympia ng ating bansa. Ano sa tingin niyo mga kaibigan at katropa dahil sa hawak na siya ng top rank ni Babarom at kung mabibigyan ng pagkakataong lumaban sa mga champion sa 130-pound division, sino sa tingin niyo ang pwede niyang kalabanin? Sa aking opinion lamang ito, at this point of his career, time is not on his side, pero sa aking galing, lakas at talino sa pakikipaglaban ng ating kababayan, kayang-kaya niya maging champion. Kaya kung sakaling mabigyan ni Bob Arum ng pagkakataon para lumaban sa mga top dogs ng 130-pound division, ay laban na. Sayang galing, lakas, tapang at talino sa ibabaw ng ring ng isang Charlie Suarez kundi mabibigyan ng pagkakataong lumaban para sa kampiyonato dahil hindi na siya bumabata. Ano ang tingin nyo at opinion nyo rito mga kaibigan at katropa? Kaya na bang sumagupa ni Charlie Suarez sa mga mabibigat at magagaling na champion ng 130-pound division? Samantala, isa pa nating kababayan na tubong General Santos City na si Garin Diagan ay nabigong maagaw ang WBO World Strawweight title kay Oscar Culiaso. Naganap ang kanilang laban August 26 Manila time, taong kasalukuyan, at ang venue ay sa Coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico. Kung ating maalala, naging champion si Culiaso nang talunin niya ang isa pa nating kababayan na si Melvin Jerusalem via 7th round TKO ng kanilang laban ng nakaraang May 27, taong kasalukuyan, na naganap sa Fantasy Spring Casino, Indio, California. Maganda naman ang pinakita sa mga unang round ni Diagan. Tinatamaan niya ng magaganda sa ulo at katawan si Culiaso sa kanyang mga counter punches. Pero sa kalagitnaan ng laban, makikita na ang lamang ni Culiaso sa ating kababayan. Tinatamaan na ng matitinding hooks at cross ang ating kababayan at talagang nasasaktan ito. At nang matapos ang 6th round, di na tumayo ang ating pambato. Masakit pa neto, talo na nga sa laban, mukhang tinipid pa at napabayaan pa ang ating kababayan ni walang katman sa kanyang ringside sa oras ng kanyang laban. Hanggang sa muli mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman mahingi ng inyong suporta. Maraming salamat.